Yun mga ka-diesel, pagka ang makina nagkaroon ng overheat, so madadamay din itong mga injectors natin. Minsan, yan ang cause ng nakakaroon ng fuel na nag-stack up yung mga nozzle tip sa loob. Hello mga ka-diesel, welcome po sa akin channel. Hello mga ka-diesel, good morning po, good morning. So today po meron tayo 401 for rebuild and recondition. Mga ka-diesel, 401. So isa na naman pong abangan natin mamaya mga ka-diesel. Hello. Ano nga, at bulldog tayo matatama? Yan po sila, bulldog mga lang. Diesel yung mayari. Afterlock sila, bulldog siya mara. Afterlock, mag-bulldog tayo, ang dalawang truck. Ito lang yung mga diesel. Oo, oh, sige. Yung green, yung green, saka yung blue, yung nangyari ito. Yung mga nozzle tip, mga diesel. Yung computer box ko, dalawa. Oo, yung maganda, manual. First year, manual. Ganda po yun. Parang po yun, pwede yun. HFHG, malaki rin yun. Yung may manual yun. Pero kami chill one, wala akong manual. Yung computer box. Kaya tinindos pala, wala rin dyan. Nire-request lang din na, in-order din yung Pampanga. Wala akong sila dyan. Tagal, hindi pumunta na lang Pampanga. Kaya sunog yung mga injector nozzle. Kaya ngayon, pinalikan na lang. Madulas talaga dyan?
Grabe yung sanay ko dyan. Basta konti ko lang lang. Bitch ka sa kagam. Marke pa yung ibaray sa bangga ko. Likutang na bangga. Shout out sa mga mekaniko. Si Mechanic Jerry. Shout out. O mga ka-diesel, after recondition and rebuild, tignan natin kung ano yung buga. Yes, po. Thank you. Ito, malinaw na pera na mga ka-diesel. Ayan, mga ka-diesel, lakas ng nagitig ng solenoid. Isa lang naman po magandang trabaho nangyari ngayon this day mga ka-diesel. Thanks God. Ito yung dalawang konting backlit kanina mga ka-diesel. Kaya yan. Wala na siyang backlit oh. Yan, mga diesel. Yun, mga diesel, this day, may natanggap tayong trabaho. Forest Cell 1. Baklas na. Bitbit na lang may-ari. Kasama yung mekaniko, mga diesel. Apat na injector 4XL1 mga diesel. Ang problema niya mga diesel, sabi ng mekaniko, fuel knock mga diesel at saka palyado ang makina. Pag nirevolusyon mo daw, kakaroon siya ng fuel knock. So tinesting natin yung una, yung apat, yung dalawa may backlit na alos kalahat eh, backlit mga ka-diesel. Tapos yung dalawa, okay naman. Ngayon, yung customer natin mga ka-diesel, kasama yung mekaniko, may dala silang dalawang reserva na injector. So napabilis yung trabaho, na-testing na rin itong dalawa na ito, is okay naman. So, na-recondition na yung apat mga ka-diesel, apat na injector, kaka dalawang ano, yung rebuild, pinalitan na yung dalawa. So mga ka-diesel yun. Excuse me mga ka-diesel. So yung dalawa kanina, kaya po natin na nasabing may backlink. Yung po, binuksan namin, nakita nung mekaniko, yung dalawang may sira mga ka-diesel. Sunog ang loob, sunog na sunog. So naitanong ko doon sa may-ari, kung nag-overheat ba bago ano yung nga po mga diesel may overheat ang makina. Kaya pag tinignan mo yung loob ng dalawa na to nasira, alos sunog po yan hanggang doon sa may orifice control valve.
hanggang nasa tip yung po, sunog na sunog mga kadisel, dalawa. Kaya nagkakaroon po ng backlick yung dalawa mga kadisel. So yun po, pagka alabawa may mga isidente sa inyo na overheat, so kung pinatanggal nyo po yung cylinder head, gasket, cylinder head gasket, cost ng ano yan, cost ng overheat. So palinisin na rin po yung apat na injector kung po cylinder din yan, yung mga nasel nyo, palinisin na rin mga diesel. Siguradong ang injector ay karoon din ng sunog sa loob yan, overheat din, nag-i-stack up dahil sobrang init ng makina mga diesel. So dalhin nyo na rin po sa pinakamalapit na calibration mga kadisen. Linis nyo na kung nag-stack up man, palitan ng nozzle tip mga kadisen, para sigurado ang trabaho. Yun mga kadisen, pagka ang makina nagkaroon ng overheat, so madadamay din itong mga injectors natin. Minsan, yan ang cause ng nakakaroon ng fuel na nag-stack up yung mga nozzle tip sa loob. Dahil sobrang overheat ng makina, sunog na sunog yung loob. So, dumidikit yung mga nozzle tip. Kaya, cause din po ng ano yan mga kadiesel, fuel knock. Kaya, ang problema nito ngayon, fuel knock, tapos merong palyado. Palyado ang makina. So yun mga kadisel, maliwanag na sinabi ng mekaniko kanina, meron siyang fuel knock at palyado. So yung dalawa, binuksan natin, yun. Overheat pala ang background ng problema ng makina, kaya binaklas yung cylinder head, tapos sinalpak nila na hindi pinacheck yung mga injector. So nung ano, sa kwento ng mekaniko, pang ilang mekaniko na daw po siya na tumingin, ito na siya yung pinakahuli na. So, nag-request sa may-ari na patingin natin yung mga injectors. Yung po, kanina, tingnan natin, meron siyang backlick na dalawa. So, tapos yung binuksan natin yung may backlick na yun, yung pong nozzle tip niya, nagkaroon ng stack up, sunog na sunog sa loob. Kita mo yung buong nozzle tip, mga ano, sunog po, mga diesel. Ito po yung dalawa na yun. So, nag-decide sila na meron naman silang reserve ang dalawa. Yun na lang din ang bubuhay natin. Kaya, naging anim po yan mga kadisel. Anim po ito. Ito yung dalawa. Tapos, yan, pang-apat. Yan po, nakatip na yan mga kadisel. So, yung dalawa itong may problema na stack up mga kadisel. So, isa na naman po ang tabaw na this day na naayos natin mga kadisel. Taga ano po ito, Casillejos, Zambales mga kadisel. So pangan po natin mga kadisel, ang marami pang trabaho na darating sa atin, at yun po ay ibibidyo namin para sa inyo mga kadisel, para sa kaunti kaalaman ng Just Diesel TV mga kadisel. So maraming salamat po mga kadisel. Please like and subscribe. Salamat po.